Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkatliwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, meron ako nakitang video dito. Video ng doppelganger daw, no? So, panoorin natin to. Ito yung kay Drew Arellano. Yung aha na video. Squeaky pickle, so sarap. Anyway, play natin to, mga kababayan ko. Bulacan. Pasado alauna ng hapon itong nakaraang buwan. Bumisita ang kliyente ng tattoo artist na si Art. Oy, eto na pala siya. Office combo na tayo, sir. Uy, buti, may dala ka ng design. Maraming salamat, maraming ba. Ah, yun. Post natin, may napansin ako habang nag-edit ako ng video. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba sa nakunang cellphone video ito. Maliban na lang daw sa batang ito, na nakasilip sa pintuan. Ang batang caught on cam, tila hindi gumagalaw at nakangiti pa. At kamukha nga raw ito ng pamangkin ni Art na si Allen. Trippy. Hindi ako naniniwala. Nung sinundo ko si Allen sa school, sure akong hindi si Allen yung nasa video. Bakit ka natakot? Kasi nasa eskwelahan po ako. Ang hinala ni Art, hindi si Allen ang nasa video kundi isang doppelganger. Hindi siya ngumingiti nung katulad nung nasa video. Kinilabutan na po ako. Wait, post natin. May napansin ako habang nag-i-edit ako ng video. Ayun o, parang may batang nakasilip sa pinto sa likod ni Sir Ken. Ang batang ito, na nakangiting sumilip sa pinto, kamukha raw ng 6 na taong gulang na pamangkin ni Art na si Allen. Anong naisip mo nung napanood mo yung video niya? Takot. Takot. Kayang umuwi ni Allen mag-isa dito. So, kaya sinusundo namin ni Kuya Art at ako. 3 p.m. nung sinundo ko si Allen sa school, kaya sure akong hindi si Allen yung nasa video. Hindi rin daw magsisinungaling ng bata. Bakit ka natakot? Kasi nasa eskwelahan po ako. Vlogger ba yung nag-post? Vlogger ba ito si Kuya? Kinala niya ba? So, nung araw na yun, nakaupo ko dito ako nagbibideo. Tapos yung client ko dito pumasok sa pinto na to. And then dito namin nakita ang sumilip yung bata. Wala akong nakitang ganitong itsura bukod kay Allen. Para sa akin ang kamukhang nasa video si Allen. Nung nakita ko yung video, ano ko ba yun? Hindi. Hindi siya yun. Hindi siya mumingiti nung katulad nung nasa video. Anong channel kaya ito ni Kuya nang gusto ko makita eh? Para na po akong hindi mapakali dito sa bahay na to. Kasi yung piniplay niya sa cellphone yung ano? Nung nakita ko yung video, ano ko ba yun? Hindi. Yung piniplay niya sa ano parang galing YouTube eh. Nung katulad nung nasa video. Kinilabutan na po ako. Para na po akong hindi naniniwala. Sakali dito sa bahay na ako. Sorry, hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob ni Art na ang batang kahawig daw ni Allen. Kaminsan may nakakasalubong silang bata. Tapos bigla daw nawawala. Isang doppelganger? So, alam nyo ba kung pagbabatayan ng kultura ng Pinoy, ang pinakamalapit na versyon natin ng mga doppelganger, tinatawag na tambal.
isa raw itong elemento na nananahan sa mga kagubatan. Ginagaya raw nito ang itsura ng kanilang biktimang naliligaw sa mga bundok. At matapos manggaya, magpapanggap ang mga ito bilang tao. Forward! Nay! Sa aming pag-iimbestiga sa bahay na ito sa Bulacan, bumangon sa hukay ang multo ng nakaraan. Malagim daw kasi ang sinapit ng dating nakatira dito. Nalaman ko na sinaksak pala ng boyfriend niya, si Ate Rochelle. Sinaksak niya, tapos buntis nun si Ate Rochelle eh. Ang babae at ang bata sa kanyang sinapupunan, parehong nasawi. At ang suspect, hindi na raw nahuli. Hanggang sa ang bahay kung saan nangyari raw ang krimen. Nabili ng pamilya ni Art para magkaalaman na sa kababalikang bumabalot sa bahay nito. To the rescue ang paranormal. Magkaluwag. Walang ideya si Ed sa mga misteryong naganap sa bahay. Yeah, sure. Kasi may pinaparamdam sa akin yung ano, bata. Parang nalunod, parang ganun. Parang hindi ko maintindihan kung nalunod o ano. Kasi ano na, yan na naman tayo eh. Nag-fishing na naman si Sir Ed Kalawag. Hindi, may credibility naman sa akin Sir Ed Kalawag. Kaya lang minsan, ilang beses nang na-debunk to ng GMA. Yung na KMJS pala. Minsan kasi ang ginagawa ng KMJS dito, tatawagin to, then later on, i-debunk din siya. Ang hindi ko makalimutan na ginawa niya, yung may ilaw sa dagat, yung misteryosong ilaw na ang sinasabi na ghost ship daw. Then, ang sinasabi ni Sir Ed Kalawag doon, di ba? Parang nakaka-smell daw siya ng steam engine. Eh, ang ayon sa legend, yung ghost ship na yon galyo nung panahon ng ano? Panahon ng Kastila. Ng Spanish noon, yung pre-colonial. Parang nagkakaroon ng steamship noon, puro sail lang yung mga barko noon. Di ba? Then na-confirm na yung dumadaan pala doon, legitimate na barko talaga. Kasi niraradyohan nila eh. Ilang beses nang na-debunk to si Sir Ed Kalawag ng mismong KMJS din. Diba? Kaya para sa akin, medyo ano to. Tapos ito, parang style ni Jay Kustura din, ano? Nangangapa din siya. Tamo ha? Hindi ko maintindihan kung nalunod o ano, men. Parang hinihintay niyang magkwento yung ano, yung yun nandoon. Kasi ang mahirap ang huminga. Nag-struggle yung huminga. Kaya laking gulat ng lahat ng oras na yon. So may nakikita ako dun sa loob ng bahay na parang magnanay. O hindi ko alam kung magnanay yun. Ito. Tama, hindi niya rin alam. Kadalasan yan eh, pag may naano, hindi ko alam kung nanay ba to or ano. Diba, men? Hindi ko alam kung nanay or ano. Pero definitely dalawang tao yung nakita ko. May babae. In-abort, nagpa-abort, or na-miscarriage. Diba? Lahat inaano niya, ini-scan niya. Diba? Kasi may notion nga yung mamay ikikwento niya kung bakit ano. Kasi ang alam niya lang na info dyan, yung doppelganger. Diba? O, i-explain ni Ed. Huwag muna kayong mamangha na nahulaan ni Ed Kalawag yung ano, yung magnanay. Sa explanation tayo magbabase, di ba? May bleeding, nagkagulo sila. Parang ganun. Gamit ang spirit box, sinubukan kausapin ni Ed ang di umano'y mga kaluluwang nagpaparamdam. Pwede mo ba kaming kausapin? Sa kalagitan ng investigasyon ng paranormal expert na si Ed Kalawag. Pwede mo ba kaming kausapin? Anong nangyari sa'yo? Ilog. Ano siya sa ilog? Wala namang kanilang sa ilog eh. Hindi sinabi ba? Wala. Sounds like lang yun. Parang sa ilog. Tinulak kasi. Gusto mo na bang makalaya? O hindi pa. Gusto mo na bang makalaya?
Sagutin mo kami. Pero tila naging mailap ang humanoid doppelganger. Ang doppelganger o double doer, kung tawagin, ito yung mga entities na kaya nilang gumaya ng... Ito na, i-explain niya na yon. Kasi may idea na siya kung ano yung doppelganger eh. Sila yung mga spirits na walang katawan. Kung tama yung nakita ko na merong nagpa-abort o na-abort, wala talaga siyang image. Dahil never siyang napanganak. Diba? Alam niya na yung meaning ng doppelganger. By that meaning, pwede siyang gumawa ng istorya dun. Kung doppelganger ay hindi siya ipinanganak. Siyempre, ang unang sasabihin mo dun, may nakikita ako na mag-ina na na-abort, na miscarry. Hindi niya nga alam kung ano yung pinatay. Diba ang tunay na kwento ayon doon sa kapitbahay, sinaksak. Diba? Hindi naman in-abort o na-miscarriage eh. Pero yun ang inaano eh. Pero malapit doon, kaya sasakyan na natin si Sir Ed Kalawag. Hindi niya naman klarong na-determine kung ano yung nangyari eh. Diba? As sinabi niya na-abort, hindi naman in-abort, na-miscarriage, nalaglag, hindi naman nalaglag. Sinaksak na yung buntis, kaya namatay din yung ano, yung baby. Diba? Nagigets niyo ba mga kababayan ko? Then, paano yung ilog? Paano yung nalulunod na inano mo? Wala na. Makakalimutan nyo na yun. Kasi meaningless na yun eh. Diba? Parang ganun. So, ang tendency is gagamit talaga siya ng iba't ibang muka. Ipinasuri rin namin sa isang eksperto ang cellphone video ni Art. As I review the video, hindi naman edited. I zoom in the video, so same pixels lang yung bata at saka yung entire video. Hindi edited yung video. Maybe, that's the real kid siguro yung nasa video. So, then ako din yung ano ko eh. Desisyon na rin, sina Art na ipabendisyon. Yun din ang hula ko eh. Totoong bata yun, yun yung bata. Mamaya i-explain ko ha. Kanilang bahay. Pakala ng Diyos, ano po, ay patuloy na manahan at magpala sa ating pong tirahan, ano po. Kasi may crime na nangyari, so the evil spirit, nagkaroon siya ng foothold, ng pagkakataon para kumilos doon sa lugar na yon. Nagpe-pray kami sa Panginoon. Na anumang espiritong hindi galing sa kanya, inuutusan namin na umalis. Hindi na ako masyadong nababothered kasi nga, nabigyan na ng kasagutan yung mga tanong ko. Kasi before, talagang natatakot kami. Sa panahon ngayon? Biglang hindi ka na natakot. Samot-saring video at litrato. At ilan pa nga'y kayang gayahin ang ating itsura. Pero maging mapanuri dahil baka ang ilan sa mga ito, mga nilalang na hindi raw kabilang sa ating mundo. Aha! Oh. Ito naman yung ano ko. Ito naman yung take ko dito. Play nga uli natin yung video. Ito ha. Ito yung ipinlay yung ano yung video eh. Vlogger ba to si Kuya? Kung vlogger to si Kuya. Bumisita ang kliyente ng tattoo artist na si Art. Oy, ito na. Ito. Kung vlogger to si Kuya, mataas ang risk na fake tong video. Kasi diba gumagawa siya ng content. Tingnan nga natin. Art Tattoo. Tingnan nga natin yung ano yung channel niya. Kasi hindi sinasabihin ko YouTube ba to or ano eh. Art. Dali lang ha. Art Tattoo. Eh, napaka-generic ng Art Tattoo. Bulacan. Doppelganger. Tingnan nga natin. Kailangan ano eh, ma-determine natin eh, yung tattoo artist na yun eh. Mukhang ano siya eh. Ito, ano ba to? Wala siya. Teo GT Official. Teo GT _ Official. Tingnan nga natin.
Hindi sinabi ko anong platform kasi yung ano eh. Wala, hindi natin siya ma-search. Kung anong ano. Pero tingnan natin to. Dito na lang tayo magbase dito sa ano. Hindi ko ma-search ko ano. Dapat sinasabi ko anong channel ni Kuya eh. Baka nag-comment si Kuya dito. Tingnan nga natin. Eto, may sa FB daw eh. Ah, meron siya sa FB. Tingnan nga natin. Sa FB. Baka sa FB nga to. Tingnan natin. Facebook. Wala, hindi ko rin makita videos. Doppelganger. Hindi masabi ko anong channel eh. Nakakabwisit eh. Dapat sinasabi. Last na. Tattoo. Wala, hindi natin ma-search si Kuya. Pero dito na nga lang tayo mag, ano? Dito na nga lang tayo mag-base. Kasi, ano ba to? Ano ba tong tag na to? At TUGT official, hindi niya naman sabihin kung anong nakakabwisit talaga tong aha. Anyway, play natin. Office pa muna tayo, sir. Uy, buti. May dala ka ng design. Maraming salamat. Maraming ba? Wait, post natin. May napansin ako habang nag-edit ako ng video. So, unang tingin, parang wala namang kakaiba sa nakunang cellphone video ito. May napansin daw siya habang nag-e-edit ng video. Maliban na lang daw sa batang ito na nakasilip sa pintuan. Ang batang caught on cam. Ako para sa akin kasi, let's say na caught on cam nga ano. Ang weird kasi nun kasi bago ka may makot, halimbawa may nakot ka na something na anomaly dun sa video mo. Di ba? Na accidental, hindi mo sinasadya. Dapat meron kang ginagawa na iba. Hindi mo kasi pwedeng ganito kasi minsan nangyayari eh, no? Hindi ko sinasabing fake to ha. Bibigyan ko lang ng example to. Skeptic po kasi ako. Kaya kahit pa paano, need ko mabigyan ng example. Halimbawa ganito mga men. 'Di ba? Halimbawa nagvi-video ako ano. Ano ang dapat may main goal ka muna? Hindi mo kasi pwedeng sadyaan na out of nowhere, nagvi-video ka na walang dahilan. 'Di ba? Biglang may gagalaw or biglang may magpapakita. Yung parang nagvi-video ka. Ano yung reason bakit ka nagvi-video? 'Di ba? Wala ka namang maipaliwanag katulad nung ano, yung itong video na to ano, meron tayong na-reactan before. Nag-video siya na ano, white lady na nakaangkas, white lady angkas sa motor. So ito ha, ano lang tayo. Throwback lang tayo na react. White. Na-reactan ko na to eh. Ito. Itong ano na to. Sa video, makikitang isang nakamotorsiklo sa kanyang likod, kapansin-pansing may nakaangkas. 'Di ba? Ang unang tanong mo diyan, ano yung reason bakit ka nag-video? Ito, ang reason nito, dahil nakita niya. Kaya niya binidyohan, nakita niya kasi. Pero ito, yung mga ganitong bagay, yung biglang may magpapakita na to, 'di ba? Biglang magpapakita na to,
dapat may reason ka eh. Yung mga hindi, yung mga aksidente mo nakuha, ito katulad nito, hindi niya naman ito aksidenteng nakuha eh. Nakita niya yan, kaya niya binidyuhan. Tama? Ito, hindi niya naman sinasadya ito na videohan, biglang sumingit kasi nga meron siyang main purpose. Oh, isa pa ha, isa pang example. Ito yung difference, isa pa. Ito naman nareakan ko sa KMJS din, 'di ba? Matanda, nagpaparamdam sa flashlight. Matanda. Sa flashlight. Ito na KMJ, ito naman, tingnan naman natin to. Itong part na to. Matapos ang ilang segundo, bigla na lang itong... Ito, katulad nito ha, katulad nito. Ito si Kuya, halata mong peke itong video na to, bakit ka mo? Magvi-video siya, pinipredict niya na na mangyayari talaga na gagalaw yung flashlight. Diba, tinan mo? Pag pinlay mo, wala siyang ginagawa. As in, anong purpose? Bakit siya nagbi-video? Anong purpose niyan? Bakit siya nagbi-video? Tatanungin ko kayo. Wala, di ba? Nakatingin lang siya kasi may gagalaw. Oh, pagka pinlay mo itong video niya, matapos ang ilang segundo, bigla na lang itong... Oh, di ba? Ibig sabihin, wala namang purpose yung pag-video niya. Talagang sinadya niyang videohan yung ano. Unlike ito, may dahilan, nakita niya kaya niya binidyo, or ito naman, may objective siya kasi ang bibidyohan niya dito yung kliyente niya, then sumingit lang tong bata. Na nakasilip sa pintuan. Di ba? Ang unang layunin ng video na to, papasok si client, ano? Wait, post natin, may napansin ako habang nag-edit ako. Tama ha? Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba sa nakunang cellphone. Si client ang unang pumasok kasi yung client yung binibidyohan niya. Saka sumingit ito. Nakikita niyo ibig ko sabihin? Hindi katulad nitong si Kuya, sinasadya niyang videohan itong flashlight. Kaya siya nahalatang peke. Ito, kaya lang dito sa video na to, ang mali dito. Kung gagamitin natin yung common sense natin mga men. Bakit yung pagpasok ng client mo, videohan mo pa? Ano ba yan? Nagbi-video ka then biglang papasok. Ay, wait lang ha. I-start ko lang yung video ko. O, sige, pasok. Ganun ba? Parang red flag pa rin sa akin yun eh. Kahit masabihin mo ang main layunin mo, videohan yung client mo. Di ba? Parang ang weird na pagpasok niya sa pintuan, bibidyohan mo na siya. Kasi usually, kung may client ka, bibidyohan mo yan. Pag nakaupo na siya, tatatuan mo na siya. Di ba? Or nag-uusap na kayo sa ano. Pero yung pagpasok sa pinto na ganyan, bibidyohan mo, men. Video. Pang nag-edit ako ng video. So, unang tingin, parang... Diba, parang scripted ang datingan, men, eh. Kaya pansin ko, tapos ito, ha? Video ito. Ano yung magpapatotoo sa atin na hindi ito yung bata na ini-interview kanina? Diba? Ang mga magpapatotoo, mga kwento lang, men, eh. Wala naman tayo solid proof, eh. Sinabi nung nanay, sinundo ko sa school nung 3 PM or kung ano pa man. Puro sabi min eh. Wala naman tayong proof na ganun talaga yung nangyari. Puro kwento yung proof. Diba? Pero hindi ko sinasabing fake to. Kaya lang syempre, wala tayong pinanghahawakan na solid dito. Kayo, naniniwala kayo? Diba? Maliban na lang daw sa batang ito. Nanakasilip oh. Sa pintuan. Ang batang caught on cam. Tila hindi gumagalaw at nakangiti pa. At kamukha nga raw ito ng pamangkin ni Art na si Allen. 3 PM nung sinundo ko si Allen sa school, sure akong hindi si Allen yung nasa video. Diba? Yun lang ang pangahawakan natin, yung sinabi lang ng nanay. Eh sa panahon ngayon, marerelayan mo ba yon? Hindi ko naman sinasabi sinungaling si nanay, kaya lang syempre ang weak nung ano nila eh. Ang weak nung proof nila eh. 'Di ba? Usually ganyan ang ginagawa din ng mga magnanakaw. 'Di ba? Pagka ikaw ba 'yung nagnakaw, hindi ako nagnakaw. Kontento na ba tayo doon? 'Di ba? Ano 'yung proof mo na hindi talaga ikaw 'yung nagnakaw? Parang si Bimbi eh, no? Ako na nagsasabi sa iyo, hindi ako nang scam.
malamang hindi mo talaga aminin yun. Di ba, men? Kayo, anong tingin niyo dito? Mga ano nila, mga proof nila na na pinipresent ay mga self-serving. Di ba? Then itong video na to, ako feeling ko ano to, stage to eh. Para sa akin lang. Stage to. Kasi yung pagngiti niya, doon, may movement naman siya ng konti eh. Nakangiti ba? Di ba? Nag-aano siya ng balance niya eh. Normal na normal siya, men eh. Hindi stage. Hindi to totoo para sa akin. Stage lang to. Hindi kayo, naniniwala kayo doon? Ako hindi. Parang sinadya talaga nila. Tsaka just imagine, oh. Yung ganong ka-wide na angle na kuha. Hey, may dala ka ng design. Maraming salamat. Maraming ba? Wait. Diba? Imposible, hindi mo mananotice yan eh. Oy, eto na pala siya. Oh. Di mo, pagpasok sa pinto, bibidyohan mo pa. Peace bomb muna tayo, sir. Uy, buti, may dalang... Tapos pag ganyan, sasadyain mong kunin tong pintuan, na imposible hindi mo mapapansin yan, men. Eh, sa akin lang naman yun, ha. Eh, ngayon, kung totoo yan, wala naman ang magagawa kung totoo yan. Pero sa akin, ano to, men. Sa akin, dito to. Yung pag-video mo pa nga lang sa client mo na papasok sa pinto, napaka-weird na nun, eh. Wala namang gumagawa na vlogger nun eh. 'Di ba? Hindi mo naman mapipredict kung kailan bubuksan ng client mo yung pintuan eh. Hindi, pwedeng kumatok yan ano, tok 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 to sabay bubuksan. Wait lang ha, i-ready ko lang yung camera. O sige, pasok, 'di ba? Parang unnatural. Mukha ba akong kontrabida? Anyway, mga kababayan ko. Hindi. Kung totoo yan, totoo yan. Wala naman akong problema doon. Ang sinasabi ko lang naman, if ito ay pepekein. Diba? Maraming salamat po. Bye-bye.